Bakit ayaw paniwalaan ng mga Hudyo ang Panginoong Hesukristo bilang Misaya? Milyon-milyong mga tao sa buong mundo ang may paniwala sa mga aral ng Panginoong Hesukristo. Meron ding mga hindi naniniwala sa Kanya. Iba't ibang mga denomination, iba't ibang mga sekta, iba't ibang mga doktrina, subalit karamihan dito ay naniniwala na ang Panginoong Hesukristo ay Misaya at Diyos, subalit meron ding mga sekta kahit na naniniwala sila sa Panginoong Hesukristo, hindi nila ito pinaniniwalaan bilang Diyos. Bakit nga ba hindi naniniwala ang mga Hudyo sa Panginoong Hesukristo bilang Mesiyas? Maraming mga dahilan ang mga Hudyo, ito ay ayon sa Jewish belief, kung bakit ayaw nilang tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Subalit may dalawang bagay na ating pag-aaralan ngayon kung bakit hinding-hindi nila matanggap na ang Panginoong Hesukristo ay isang Mesiyas. Unang rason, ayon sa Jewish teachings, hindi raw na-fulfill ng Panginoong Hesukristo ang kriteriya para tawagin siyang Mesiyas. Dahil ayon sa kanilang aral, ang papel ng Mesiyas ay papagkaisahin niya ang buong mundo. Ang ibig sabihin nito ay wala nang hahawak ng armas, wala nang dahas. Ibig sabihin, may kapayapaan ang buong mundo. Subalit, kung ano ang ating nakikita ngayon ayon sa kanila, ito ay patunay na hindi nga natupad ng Panginoong Hesukristo ang kriteriya upang tawagin siyang Mesiyas. At ayon nga sa CBS o Central Bureau of Statistics, umaabot lang ng 1.9% ang Christian sa Israel. Mas malaki pa ang Muslim sapagkat ang Muslim ay umaabot ng 18% at 73.8% naman ang Jewish sa kanilang lugar. Kung iyong mapapansin, napakaliit lang ng percentage ng Christian sa Israel. Good news, dahil hindi naman talaga zero, meron pa rin. Pero kung iyong pag-aaralan ang percentage, napakaliit lang ng percent ng mga Christian sa kanilang lugar. Sa 14 million hanggang 19 million na mga Hudyo sa buong mundo, 175,000 ang mga Messianic Jews sa US. Samantala, sa buong mundo naman, umaabot ng 350,000 na mga Hudyo ang tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Ang mga Kristiyanong Hudyo ay tinatawag na Messianic Jews. Ito nga ay dahil sa pinaniniwalaan nila ang katuruan ng Panginoong Hesukristo. At ang ebidensya kung bakit sila naniniwala sa Panginoong Hesukristo, ito ay dahil sa nag-appear daw ang Panginoon sa kanila at binago ang kanilang buhay. Isa yan sa mga rasones kung bakit ayaw nilang tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Subalit kung ang Panginoong Hesukristo ang ating tatanungin, maliwanag na bago mamatay si Jesus ay sinabi niyang, "It is finished." John chapter 19 verse 30. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. Sabi ng mga Hudyo, hindi raw natupad ni Hesukristo ang pagiging Mesiyas. Subalit, ayon sa Panginoong Hesukristo, it is finished. Marahil ang iniisip ng mga Hudyo ay literal. Subalit, sa Panginoong Hesukristo ay espiritual. Dahil kung ang lahat ng tao sa buong mundo ay maniwala at tumanggap sa kanyang katuruan, sigurado na wala nang gagamit ng armas, wala nang tatayo laban sa ibang mga bansa, laban sa ibang mga tao, dahil ang kanyang katuruan ay pag-ibig. In fact, sinabi nga ng Panginoong Hesukristo, "Love your enemy." Ayon din sa Romans chapter 12:20, kung ang iyong kaaway ay nagugutom ay pakanin mo, kung ang iyong kaaway ay nauuhaw ay painumin mo. Ang mga katuruang ito ay mga magagandang aral upang ang mga tao sa buong mundo ay magmahalan at wala nang hidwaan o giyera paman. Subalit, hindi ito tinanggap ng mga Hudyo. Alam niyo ba mga kaibigan na ang Panginoong Hesukristo ay umamin na siya ay Mesiyas nga? Noong tinanong ng Panginoong Hesukristo ang mga taong nakapaligid sa kanila kung sino siya,
marami sa mga taong ito ang sumagot na nagsasabing siya raw si Juan Bautista. Meron ding nagsabi siya daw si Elijah. Subalit nang tanungin ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga alagad kung sino siya, sumagot si Pedro at ganito ang kanyang pagkasagot. Matthew 16:15 at patuloy-tuloy. But what about you? He asked. Who do you say I am? Simon Peter answered, You are the Messiah, the Son of the Living God. Ito ang sagot ni Pedro kay Jesus. At alam niyo ba na ang sagot na ito ni Pedro ay hindi sinaway ng Panginoong Hesukristo? Ibig sabihin, tama si Pedro. Jesus replied, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but my Father in heaven. Ayan, maliwanag mga kaibigan na hindi sinaway ng Panginoong Hesukristo si Pedro noong sabihin ni Pedro na si Jesus ay Mesiyas. Kaya sa mga taong naniniwala sa Biblia o naniniwala sa Panginoong Hesukristo, pinaniniwalaan nila na si Hesukristo nga ay isang Mesiya. Taliwas ito sa katuruan ng Judaism. At ang pangalawang rason kung bakit marami sa mga Hudyo na ayaw talagang tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang Mesiyas, ito ay dahil sa kanilang paniwala na tinatawag na monotheism. Again, hindi naman lahat ng mga Hudyo hindi tumanggap sa Panginoong Hesukristo. At katunayan mga kaibigan, ang mga anak ni Benjamin Netanyahu ay mga champion sa mga Bible quizzes. Well, pwede ring sabihin ng iba na pinag-aralan ng mga anak ni Netanyahu ang Biblia, subalit hindi nila pinaniniwalaan ang Panginoong Hesukristo. Maaari ding sabihin na talagang pinag-aralan nila ang Biblia at tinanggap ang Panginoong Hesukristo. Pwede sa dalawang yan. At maging itong si Benjamin Netanyahu ay nagkukot din ng mga Bible verses sa kanyang mga speech. Ang monotheism ay isang paniwala na kung saan iisang Diyos lamang ang sinasamba. Hindi dalawa, hindi tatlo, kundi iisa lamang, singular lamang ang Diyos na dapat panampalatayahan. At ito nga ang paniwala ng mga Hudyo noong unang panahon, lalong-lalo na sa panahon ni Moises. Kaya, noong mangaral na ang Panginoong Hesukristo dito sa mundo, hindi nila kaya itong tanggapin sapagkat meron na nga silang pinaniniwala ang Diyos. Ito nga ay ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Subalit ayon sa mga Hudyo, si Jesus ay nagpapakilalang Diyos. Ayon sa John chapter 10, verse 30 at patuloy-tuloy ganito ang nakasulat. Ako at ang Ama ay iisa. Nagalit ang mga Hudyo rito dahil nga sa talatang ito, tila ba nagpapakilala ang Panginoong Hesukristo na siya rin ang Ama dahil iisa lang daw sila? Ibig sabihin, Diyos si Jesus. Verse 31, nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Ayan, ayon sa talatang ito, mga Hudyo nagsidampot ng bato upang batuhin ang Panginoong Hesukristo dahil sinabi nga ni Jesus, Ako at ang Ama ay iisa. Ilabag ito sa katuruan ng mga Hudyo dahil ang mga Hudyo nga ay naniniwala na iisa lamang ang Diyos. Ngayon, kung si Jesus ay nagpapakilalang Diyos at mayroong Ama, lalabas, dalawa ang Diyos. Pero kung si Jesus ang ating tatanungin, kung siya ang magbibilang, siya at ang Ama ay iisa. Sa verse 32, sinagot sila ni Jesus, Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong. At sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Ayan, maliwanag sa talatang ito mga kaibigan, na ang mga Hudyo, ang tingin nila sa Panginoong Hesukristo ay tao. Subalit, ang Panginoong Hesukristo ayon sa mga Hudyo ay nagpapakunwaring Diyos. Yan ang kanilang paniwala kung bakit hindi nila matanggap ang Panginoong Hesukristo dahil ayon sa kanila, si Jesus ay tao. Hindi raw ito Diyos at hindi rin Misaya. Subalit,
sa aral ng mga Kristiyano, mapahudyo man o mapahintil, pinaniniwalaan nila na ang Panginoong Hesukristo ay hindi lang Misaya, kundi Diyos rin. Bagamat may talata sa Biblia na may mababasa na ang Panginoong Hesukristo ay tao, subalit wala kang mababasa sa Biblia na sinasabing si Jesus ay tao lamang. Magkaiba kasi pag sinabi nating tao lamang at tao. Ayon sa 1 Timoteo 2:4, maliwanag na dito si Hesukristo ay tao, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Maliwanag sa talatang ito na ang Panginoong Hesukristo ay tinawag na tao. Subalit ang mahalagang katanungan, bakit nga ba tinawag ang Panginoong Hesukristo na tao? At bago siya maging tao, ano kaya ang kanyang tunay na kalagayan? Pinatunayan naman ito ni Juan. Si Juan ay namuhay na kasama ng Panginoong Hesukristo. Nakita niya ito ng personal, narinig niya. Mas kapani-paniwala itong si Juan kaysa kay Muhammad. Dahil nga, eye to eye na nakita ni Juan si Jesus. Ayon sa John chapter 1, verse 1, ganito ang nakasulat. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ang bersikulong ito ay sasagot sa tanong na bago maging tao ang Panginoong Hesukristo, ito ang kanyang tunay na kalagayan. Ang siya na tinutukoy sa talatang ito, siya nga yung berbo, at yung berbo nga ay Diyos. Ngayon, ano naman ang nangyari sa berbong ito na Diyos? Basahin natin ang verse 14. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Ayan, nagkatawang tao pala ang berbo. Mga kaibigan, ano nga ba yung berbo sa verse 1? Hindi ba't yung berbo, yun nga, yung Diyos? Ibig sabihin, itong nagkatawang tao, siya ang berbo at ang berbo ay Diyos. Ibig sabihin, bago maging tao ang Panginoong Hesukristo, siya ay Diyos sa tunay na kalagayan. Subalit, talagang naging tao siya sapagkat ipinanganak nga siya ng isang tao at ito nga ay si Maria. Kaya nga, nagutom ang Panginoong Hesukristo, tinuli, umiyak at namatay nga. At ang pagkapanganak sa Panginoong Hesukristo ay walang katulad dahil lahat ng tao sa buong mundo maliban kay Adam bago iniluwal ay meron mo ng sexual intercourse na nangyari. Subalit sa Panginoong Hesukristo hindi ito nangyari, kaya hindi normal na tao ang Panginoong Hesukristo. At maliban pa riyan, mga mahal na kaibigan, ang pagkaapostol ni Pablo ay nagpapatunay rin na ang Panginoong Hesukristo ay hindi nga tao lang. Ayon sa Galacia kapitulo 1 bersikulo 1, basahin natin at tulungan niyo akong intindihin, mga kaibigan. Si Pablo na apostol, o ano, hindi mula sa mga tao ni sa pamamagitan man ng tao. Eh saan galing, mga kaibigan? Continue natin. Kundi sa pamamagitan ni Hesukristo at ng Diyos Ama na siya sa kanya'y muling bumuhay. Ayan, tingnan nyo mga kaibigan ang talatang ito. Ang pagkaapostol ni Pablo ay hindi raw mula sa tao, hindi rin sa pamamagitan ng tao, kundi sa Panginoong Hesukristo. Kaya maliwanag na ang Panginoong Hesukristo ay hindi tao, naging tao. Amin ka ba dyan, mahal na kaibigan? Iilan lamang ito sa mga talata na nagpapatunay kung ano nga ba ang tunay na katayuan ng Panginoong Hesukristo. By the way, hindi po ginawa ang videong ito upang tapakan ang paniwala ng ibang mga religious group na kung saan ang kanilang paniwala ay taliwas sa ating pinag-usapan ngayon. Talagang napag-usapan lang dahil ang ating topic, bakit nga ba hindi tinanggap ng mga Hudyo ang Panginoong Hesukristo? Kung meron man sa inyo ang naniniwala na hindi Diyos ang Panginoong Hesukristo, hindi ko po kayo nais na insultuhin.
Ito ay isang pagpapahayag lamang mula sa Biblia, and of course, pagpapahayag na rin ito base sa aming paniwala. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. Mga kaibigan, saan man kayong dako naroroon sa mundo, mag-ingat po kayo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. Lalong-lalo na sa ating mga OFW dyan, ang ating panghawakan ay ang mga promises ng God. Lalo na sa ating mga kapwa Pilipino dyan, sa Israel, mag-ingat po kayo. Salamat din sa ating mga subscribers. Mga kaibigan, baka hindi ka pa nakasubscribe, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Pasubscribe naman ang Usapang Banal, sapagkat sa inyong pag-subscribe at sa inyong panunood, mapa-subscribers ka man, mapa-basher ka man at silent viewers, ang inyong panunood ay napakalaking tulong upang aming mapagpatuloy ang ating feeding program sa mga kabataan dito sa aming lugar, isa sa mga isla. Every Saturday po yan. Mag-ingat po kayo. Thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.